Kadi mo makita. Si ano, Osmundo. Ah, yun yung sinasabi. Oo. Yung sarap. Yung siguro binenta ni Rasalan. Good morning. Ayan. So, after magpasukat sa geodetic engineer, ayan, eto na. Magpapabakod na tayo. Nalagyan na rin siya ng muhon. And so, yung stretch na to, ayan, nag-start na silang ikabit yung hog wire. And so far, itong isang side pa lang, I think 7 na, 7 hog wire na yung nagagamit namin na tig the 28 meters. So, ang bayad nung isa, bili namin dun sa isang hog wire, mga around 1,400. Ayan. Nag-start na rin sila maglinis dito sa harap. Yan, itong part na to ng bakod. Sa kabilang owner yan. So, dito sa side na to, medyo nakatipid na kami. Parang, dadoblehin na lang yung mga barbed wire. Tsaka ayusin na lang. Yan, so nandito tayo ngayon sa farm. Finally, almost done na yung ano, yung gate, yung bakod. So ito yung harap. Ayan, hindi namin sinagat dito sa muhon niya. Ayan, ito. Kasi syempre, preparation, baka mamaya yung kalsadang gagawin medyo wala na kaming space. So ayan, later tignan natin kung magkano yung mga gastos namin dito. Yan. But for now, ito. Itong gate na to. Yan. Supposedly kasi parang puro mga ganito na yung gagamitin natin. Namin. Tubular ata to. However, parang yun nga. Naisipan namin na ito na lang material na to. Steel matting ata to. This one is steel matting. So, parang ito, yung 4 feet by 8 feet, ano siya, mga around 700 pesos, ganun. So, depende kasi mas mahal na ngayon yung materials dahil summer. Tapos, yan, yung ibang area, ang nilagay namin, hog wire. So, yung property is a 1 hectare property. Kaya medyo madugo ang pagpapabakod. Pero yan, yung, eto yung frontage. Yan, so, eto, aside from the hog wire, syempre nilagyan namin siya ng, eto kawayan. Actually, ano to eh, bayog. I think ang difference nila, medyo mas makapal to versus sa kawayan na alam natin. Tapos, yung taas, ayan, nilagyan namin ng barbed wire at saka yung baba. Para hindi siya pasukin ng mga kambing. Okay, so itong area na to, front at saka yung left side. Yan yung medyo nag-spend kami kasi itong kabila naman.
nung na-acquire namin yung property dito sa right side. Ayan, ano na to? May bakod na siya. So, inayos na lang din namin. Ayan, tsaka also, nilagyan namin ng barbed wire. Ayan, so later, punta tayo sa likod. Pakita ko sa inyo. Hindi rin namin ina-expect na mas magsuspend kami sa bakod. Kasi nga, hog wire lang naman siya. To think na free pa nga yung mga kawayan kasi, or yung bayog kasi, dito na namin yan kinuha sa property. So, may nakatanim na rito. Yan. Kaya lang, yung part, ibang part kasi ng property, medyo hilly siya. Itong part na to, medyo hilly. So, hindi masyadong stretch yung hog wire dito. Kaya nag-over ang aming budget. Yan, tapos I think 2 months pa lang medyo, ayan na, kinakapitan na siya ng anay. So later on, kailangan ding palitan. Dapat talaga i-check yung mga binakod. Kasi nga, mabubulok din siya. Dahil kakainin siya ng anay. So, hindi ko masyadong sure kung kita dito sa video. Pero, ayan, dyan, pababa na kasi yung area na yan. Ayan, ito yung kinuhanan namin ng bayog. So, marami nakatanim dito nung na-acquire namin yung property. Ayan. So, kahit papano, free na kami dito sa bayog or kawayan. Ayan. So, punta tayo sa likod para makita natin yung bakod sa likod. Ayan. Katulad nito, itong area na to, so, from there, ayan, mataas siya, tapos bababa siya. Tapos tataas na naman siya. Kaya magastos siya sa hog wire. Nakita ko may akas. Yan. So, ito mataas tong part na to. Tapos, ito na yung dulo ng property. Yan. Ito na yung mohon niya. Yan. Tapos, pababa ulit. Medyo masukal na. So, yun na yung dulo. Ayan. Yun na yung dulo. Tapos, yung side na yan. Ayan. Yan yung mga inayos na lang namin. Yan yung nasa right side. So, yung owner nung kabilang property yung nagpagawa niya. Medyo mahal din yung na-spend namin sa labor kasi kailangan nilang hukayin tapos tanggalin yung mga previous kawayan na binakod na nagsitubo na. So, isa rin yun sa kailangan bantayan kasi pag nagbakod ka ng kawayan or bayog, lalo na pag fresh pa, tutubo siya. So, dadami siya ng dadami. Kaya, kailangan mabantayan. Yan, eto. So, binawasan na namin to before. Kasi nga, kinuha na ng pambakod. Pero, yan. As you can see, meron na naman siyang tumubo. Yan. Although, may mga gamit naman yan. Katulad nga ng mga hagdan, pwede kayong gumawa upuan. Kaya lang medyo makalat siya.
Tsaka mabilis siyang tumubo. Kano nga ba talaga ang ginastos namin sa bakod at gate? Yan, yung computation ay ilalagay ko dito. Tsaka yung total expenses.